to our channel. Today we will be making lecithin. The ingredients are egg, condensed milk, evaporated milk, and sugar. Okay, start tayo sa pag-ano. Hiwalay natin yung egg yolk sa egg white. So, ano po? Tuturo ko to sa anak ko kung paano niya babasagin itlog. I will start to separate the egg yolk. Oop. Yeah. That was a little bit scary. Let's put it in the bin. And then... So, na-separate na natin yung egg yolk. Ang gagawin ko, i-mimix natin itong... Buksan natin itong condense. Isang condense, tatlong, iba. I-mix ko na yung egg yolk sa gatas. Nandito na rin yung condense. So, mix lang natin ng ganyan. So, itong recipe ito, wala na itong ano, wala nang sugar. Hindi ko na siya lalagyan. Pero kung gusto niyo nang may flavor yung leche plan nyo, pwede nyo lagyan ng vanilla or orange seeds. I love vanilla. Pwede nyo lagyan kung anong gusto nyo flavor. Pero ito yung regular lang to, walang as in, egg yolk lang sa cam, milk and sugar. Itong ingredients ako. So, strain ko lang siya para pag ano siya, linuto mo siya, smooth siya. Yung... Itong klaseng leche plan na to, yung recipe ko is, ano siya, creamy. It is my favorite when it's creamy. Hindi ako naglalagay ng egg white. But if you want to put add egg white, nasa sa inyo po yun. Iba kasi ang lasa ng leche plan pagkasama yung egg white niya. Tsaka hindi siya smooth yung pagkagawa. Makikita nyo pag yung may egg white siya, parang may butas-butas yung leche plan nyo. Tsaka iba yung lasa niya talaga. Okay? So, pagkatapos ito, gagawa ako ng caramelized sugar para dito sa leche plan. Ito po, pag nag-caramelize kayo ng sugar, hindi masyadong mainit yung pan nyo. Kasi masusunog agad. Hindi siya mag parang golden brown yung pagkaano niya. So, dahan-dahan lang yung pagkagawa niyo nito. So, ayan po. Ganyan po paggawa ng caramelized sugar. Para hindi siya buo-buo. Siguraduhin nyo natunaw yung sugar nyo. Paunti-unti sa gilid. I-mix mo lang, i-mix nyo lang ng ganyan. Kasi pag minix mo siya na lahat, magbubuo-buo siya, mahirap na siya tunawin. So, kaya dahan-dahan din yung apoy nyo. Habang inahalo nyo to. So, yan, makita nyo, wala na siyang puting sukal. So, hintayin ko na lang na makaramelize ng gusto siya. So, lalagay ko na dun sa lanera. Yung iba kasi na gumagawa nito, nakikita ko may nilalagyan nila ng tubig itong caramelized sugar. Pero pwede naman. Pero pag sinalin mo, inano mo kasi sa leche plan, yung leche plan niya, ang kulay niya is maputla. Hindi siya naano ng sugar masyado. Kaya, sa akin, pure na caramelized sugar lang, walang tubig. So, tingnan nyo ang itsura ng caramelized sugar. See? Pero, ingat lang sa paghahalo kasi pag yung caramelized sugar nyo dumikit sa kamay nyo, sigurado tanggal yung balat ng kamay nyo. Kaya, be careful. Okay? Tapos ito ilalagay ko na sa molder.
isaling ko na dito sa llanera. Tapos i-ano nyo para lahat ng ano niya malagyan. Okay. Ah, see, ganyan lang. Ilalagay na natin yung mixture natin ng leche plan. So, limang llanera yung nagawa niya. So, ayan. Ilagay natin sa steamer. I-steam natin siya ng 45 minutes. Pero bago nyo ilagay siya sa steamer, kailangan yung steamer nyo, pinakulo nyo na. Tapos, ilo-low fire natin siya. Dapat hindi siya kukulo ng gusto pag nagluluto ka ng leche flan. Kasi pag nasubra siya, nasubra siya sa kulo at sobrang init siya, magbabubbles yung leche flan natin. At hindi rin pwedeng ma-over sa oras, ma-overcook siya. Sa, kasi yung leche flan natin, aalsa siya eh. Okay? 45 minutes. Set natin ng 45 minutes. So yan, kumukulo na yung tubig mo. So, lalagay ko na yung leche flan. Isiset ko lang siyang timer ng 45 minutes. Okay, 45 minutes done. See, the leche plan is ready too. We need to cool down this one first, then we'll see inside. Okay. So yeah, from finished product ng leche plan.